So, hello po. Ang next ko naman pong i-prepare ay finger food. So, ang napili kong finger food ko po ay tempura. So, ano po bang ibig sabihin ng finger food? Sabi niya po dito, ang finger food a food in food served in such a form and style that it can be conveniently be eaten with the fingers. So, maliit lang siya na portion ng pagkain na pwede niyo pong damputin. So, dahil kanina pa po ako makain, kaya konti lang po yung luto ko. So, this is my butter mixture. Kung lang po ito, arena, cornstarch, salt and pepper. And then, nilagyan ko din po ng garlic powder. Kaya ganyan po yung kulay. So, this is my shrimp. Depende po sa inyo kung ano pong gano'ng kalalaki yung gusto nyo yung shrimp. Then, i-glaze lang po natin siya sa cornstarch para kumapit po yung ating butter mixture. Coat lang po natin lahat para kumapit po yung ating butter mixture dun sa shrimp. So next po, bali ilalagay na natin siya diretso. Yan. Yan na pong nagdadalaktan po ako dito. Actually, nakapainit na ako na ang butika. So, cover ko lang siya. Kung meron po kayong breadcrumbs, pwede nyo pong, after nyo pong kunin dito, pwede nyo pong i-dip pa sa breadcrumbs para mas crunchier. Dapat po, medyo marami po yung tawag dito, mantika. Hindi man po siya lubog, at least half po nung aking shrimp ay nakalubog. Parang ito pa, may maganda po ang luto. Hindi na po lumitikit na po kasi sa aking kawali. So, dito ko na lang. Ayan, hindi pa luto. Madali. Ayan, ito natin.
Actually, pinagtatuhan ko po ng bacon kanina to eh. Kaya siguro malagkit. Yung mantika po ng bacon yan. Ginamit ko. Tandaman po natin siya maluto. And then, pwede po kayong gumawa ng dip. Depende po sa preferred nyong dip. Pwede pong ketchup, mayonnaise, mayonnaise, or ketchup lang. Pwede pong vinaigrette or toyo, calamansi. Pero ang gagamitin ko po ay yan, toyo mansi. Ito ang gagamitin ko naman. So, pwede na po natin siyang nanguin. Hindi maganda yung ating butter. Ito. Ito, luto na po siya. Pwede na natin siyang hanguin. Nagdagay lang ako ng plato na may paper towel para po i-absorb niya po yung ating excess oil. So, ito na po ang aking coated shrimp. Hindi na siya mukhang tempura. So, ganun lamang po. Pwede nyo pong serve na may dip sa side. So, gaya po ng sabi ko, bahala po kayo kung anong preferred dip.